Remember me. No, I have to say goodbye. Say, remember me. Sa pagtungtong ng buwan ng Nobyembre, ay sama-sama nating ginuganita ang pag-alaala at ang naging pagmamahal natin sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ngunit sa panahong ito, hindi lamang ang Pilipinas ang may malaking pagunita ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang bansang Mexico ay isa rin sa maraming bansa na gumugunita sa panahon ng pag-alaala sa mga yumaong nilang mga mahal sa buhay. Ito ay tinatawag nilang Dia de los Muertos, kung saan ay sa panahong ito ng kanilang paggugunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, ay pinaniniwalaan nila na kapag inalala mo at tinirikan ng kandila ang yumaong mong mahal sa buhay, ay makakatawid ang kaluluwa ng mga ito at matagumpay na makakadalaw sa mundo ng mga buhay, upang magkaroon din ng pagkakataon ang mga yumao na mabisita ang buhay nilang mga kapamilya. Ang temang ito at ang nasabing tradisyon ng mga Mexicano, ang siyang matagumpay na naitampok sa produksyon ng 2017 Disney Pixar's animated film na may titulong Coco. Sa nasabing pelikula, ay hinangaan ang mga naging karakter dito na si Miguel, kung saan ay makikilala nito mula sa aksidente nitong pagkakapunta sa mundo ng mga pumanaw, ang ama ng karakter naman ng lola ni Miguel na si Mama Coco, na ayon sa pelikula ay mahigit 100 years old na rin. Dahil sa ganda, heartwarming at sa matagumpay na pagtalakay ng pelikulang Coco sa tradisyon ng mga Mexicano, ay tumabon ito sa takilya at kumita ng mahigit $814 million, sa kabila ng pamamayagpag noon ng nasabing pelikula, ay ikinadismaya ng pamilya ni Maria de la Salud Ramirez, ang hindi man lamang umano pagkilala ng produksyon ng nasabing pelikula si Lola Maria. Naniniwala kasi ang mga ito na ginamit sa pelikula ang pagkatao at mukha ni Lola Maria, sa karakter ng Lola ni Miguel na si Mama Coco. Ipinanganak noong September 16, 1913, mula sa mahirap na pamilya si Lola Maria. Sa bayan ng Santa Fe de la Laguna sa bansang Mexico. Bagamat salat sa salapi ang pamilya ni Lola Maria, ay nag-uumapaw naman sa pagmamahalan, kultura, tradisyon at kasiyahan ang naging buhay ni Lola Maria at ng pamilya nito. Ayon sa pamilya ni Lola Maria, taong 2012, ay isang production team umano ang nagtungo sa maliit nilang bayan upang magtanong-tanong patungkol sa kultura at tradisyon sa Mexico, dito umano nakausap at nakakwentuhan ng hinihinalang production team ng nasabing pelikula si Lola Maria. Pinaniniwalaan na nagustuhan umano ng mga ito ang naging istorya at kwento ng karakter ni Lola Maria. At dahil nakuhanan umano ang matanda ng larawan, ay naniniwala ang mga ito na ang karakter ni Mama Coco sa pelikula ay hinango kay Lola Maria. Dahil sa payak lamang na pamumuhay ng pamilya ni Lola Maria, ay nais ng pamilya na mabigyan man lang sana ng pagkilala si Lola Maria ng produksyon ng nasabing pelikula. Ngunit noong 2018 ay nag-tweet ang direktor ng pelikulang Coco, at sinabing ang pelikula ay hindi umano hinango mula sa totoong pangyayari o karakter ng isang tao. Bagkus ay nabuo lamang umano ang konsepto mula sa naging pagre-research ng production team galing sa iba't ibang mga tao, kultura at tradisyon. Dahil sa pagtangging iyon ng direktor at kumpanya para sa karakter ni Mama Coco, ay labis itong ikinalungkot ng pamilya ni Lola Maria, kahit pa kung titignan ang larawan ni Lola Maria at ng karakter ni Mama Coco sa pelikula, ay malaki talaga ang pagkakahawig ng dalawa, mula sa pananamit, ayos ng buhok, sa hugis ng mukha at ilong, maging ang edad ng mga ito ay makikita ang malaking pagkakahawig ng dalawa. Gayunpaman, ikinadismaya man ng pamilya ni Lola Maria na wala man lang pagkilala o natanggap na compensation ang mga ito mula sa kumpanya ng nasabing pelikula, lalo na't kinakailangan talaga ng mga ito ang salapi para na rin sa maintenance ni Lola Maria dala ng katandaan nito, ay hindi naman matatawaran ang naging kasiyahan ni Lola Maria nang mapanood nito ang kanyang sarili sa nasabing animated film, at pinaniwalaan na siya ang karakter ni Mama Coco. October 16, 2022, pumanaw sa edad na 109 years old si Lola Maria. Bagamat sa mga huling sandali nito sa mundo, ay hindi ito nakatikim ng pagkilala mula sa kumpanya ng pelikula, kinilala naman si Lola Maria ng kanilang lokal na pamahalaan at ng kanilang komunidad bilang ang natatanging karakter na si Mama Coco, isang simbolong may malalim na karakter at kwento ng pagpapahalaga sa tradisyon at kultura ng mga Mexicano, na kailanman ay hinding-hindi malilimutan ng kanilang komunidad at ng mga Mexicano. Ikaw, naniniwala ka ba na si Lola Maria nga ba ang inspirasyon sa karakter ni Mama Coco sa pelikula? Ikaw na ang humusga.